Yo, what is up guys? It's Rance Story na naman nga po pala to, and welcome back to my channel. Kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay March 17. Medyo kasagsagan po ng coronavirus dito po sa buong Luzon, ay magkakaroon na ng lockdown. At ingat po kayong lahat. Sana po huwag na po kayong lumabas ng bahay. Magstay na lang po kayo sa inyo. Wala na mga kayong gagawin. At manood na lang po kayo na manood ng video dito sa channel ko. Kung wala kayong matutunan dahil di naman kayo nagpiprint ng t-shirt, manood pa rin kayo ng channel ko dahil wala lang. Para lang may magawa kayo sa bahay. Okay po. So today, nandito ako ngayon sa bahay ng parents ko. Ito yung dati kong kwarto nung binata pa ako. Dito ako naka. Dito yung kwarto ko dati. So sa ngayon, ginawa na muna nilang bodega, tambakan, ano, aparador dito, and then, mga, pansin nyo na, mga kalat-kalat doon, ano. So dito muna kami mag-i-stay ngayon, kami, dahil sa kakulangan din sa supplies, may tindahan yung nanay ko dito, kaya dito na lang kami kukuha ng mga supplies, magkakailangan namin ng pagkain, di ba? Utak-utak lang yun eh. Tapos, baka hindi kasi kami makauwi doon sa amin dahil pag nag-lockdown. Anyway, malapit lang naman. No? Pero ngayon gusto ko ituloy yung isang video natin na yung previous video natin dito. Check nyo dito kung hindi nyo pa nakikita. Yung previous video natin, naggagawa tayo ng sarili nating YouTube shirt. Ngayon, ang problema po natin, sabi ko gusto ko sana ay halos lahat ng YouTuber na gustong magkaroon ng sariling YouTube shirt na manonood ng video na to ay makagawa ng sarili din nilang YouTube shirt. Kaya lang po, ang problema nga ay dahil lockdown ngayon, wala tayong mahanap na mga sources na po pwede natin gamitin. So, sa ngayon po, ang gagamitin ko na lang muna kung ano yung available na gamit na meron ako. Ngayon, kung hindi po magagaya ng ibang YouTuber, sayaan nyo po. Sa future, kapag wala ng lockdown, gagawa po ako ng video na DIY na talagang kung ano lang yung available sa inyo sa bahay. Hanapin ko po talaga lahat ng sources para makagawa po kayo ng sarili ninyong YouTube shirt. Kasi ganyan lang din ako dati. Gusto ko lang talaga magkaroon ng YouTube shirt noon. Kaya ako napunta sa business ng t-shirt printing ngayon. Okay po? So, para masimulan po yan, ito may mga materials natin. Wala din po dito yung exposure unit ko, kaya hinahabol ko po yung araw. 3:20 na. Mamaya, pag dilim ng araw, hindi natin may expose, kaya habulin natin yung araw. Kailangan natin ng, ito, yung gamit na meron ako. Excuse me. Shellwood glue. Ayan. Hindi muna imagine gagamitin natin. Actually, first time ko din gagamitin itong shellwood glue. Kasi nababasa ko lang ito sa mga nagko-comment sa mga videos ko. At nakikita ko rin, ginagamit nila. Hindi shellwood, Apollo glue. Pero ito, shellwood glue. Nabili ko ito ng 65 or 85 pesos. Hindi ko na matatagal. Medyo matagal na din. Tapos, syempre, yung sensitizer. Para kailangan natin ng sensitizer. Ito nabibili sa Pandayan. Patayan Bookshop Sensitizer. Ang bili ko dito noon, 44. Medyo matagal na ito. Siguro nagtaas na ito ngayon. And then, nagamit din tayo ng photo hardener. Photo hardener. Kailangan din natin yan. Okay? Tapos yung pintura. Siyempre, dito pa rin tayo kay tool ko. Eco Mighty. Pero may nabibili pong mga textile paint sa Pandayan. Pwede rin yun. Ang gaya lang natin, black tsaka red. Kasi yung design natin, black tsaka red yan. Kung hindi nyo pa napanood yung previous video, ha, check nyo po dito. Okay, pero yan yung design para makita nyo natin yung kulay. Two colors yan. Okay. Tapos, kailangan nyo po nito kung bibili kayo. Ito yung kahon niya. Nabibili yan sa Pandayan din. Yan. 120 mesh na screen. Ito yung screen. Okay. So, kung gagamit tayo ng screen, kailangan din may frame. So, ito yung screen frame. Ito nga po, dapat ay bibili ako ng kahoy tapos gagawa ko ng bagong screen frame na A3 ang size, 16x24, kaya lang hindi nga tayo pinahindulutan ng lockdown na makabili. So, ito yung available. Ito yung meron na ako talaga, no? So, kayo, kung meron kayo dyang ibang bagay na naka-frame, siguro picture frame na malaki, pero syempre hindi nyo naman gagamitin, hindi nyo sisirain nyo, no? Or kung ano yung meron sa inyo naka-frame na ganito. Alam ko yung cabinet, yung mga lubang cabinet, yung pinto nun, pag binuksan mo yung pinto nun, may naka-frame na ganun yung nakahoy eh. No? So yun, pwede nyo ilagay, tapos click nyo dito kung paano nyo ididikit yung screen doon sa inyong frame. So dito, tingnan nyo dito. Okay? So ito na yung frame.
So ang gagawin natin, paghaluin muna natin yung shell wood glue at saka yung sensitizer, tapos gagamit tayo ng scoop coater. Ito, scoop coater ang tawag dito. Gagamit tayo ng scoop coater. Kung wala kayong scoop coater, pwede kayong gumamit ng anything, paleta, yung paleta, yung pang pahapahid ng masilya. Na kung wala kayong ganito, syempre kung mga bagong YouTuber kayo, di naman kayo screen printers talaga, wala kayo nito. Okay, so ito yung pang hahagod natin. Sige, tama na damdal. Let's go! Okay, so hindi na muna ako magma-mic, no? Marinig nyo pa rin naman siguro. Lakas ko ng mga boses. Okay. So, shell wood. Maglagay lang ng konti dito sa lalagyan. Ito. Lalagyan. Madali tayo kasi nabul natin yung araw. Pag kinabutan yung araw, di magagawa natin yung project na ito ngayon. Okay, maglagay lang dito. Huwag masyado madami kasi isang screen lang naman yung co-coat natin. First time ko gagamitin itong shell wood glue na to. Kung i-compare ko siya sa local photo emulsion na hinahalo ng sensitizer, mas malapot ito. No? Mas malapot talaga siya. So, haloan natin ng sensitizer. Para maging light sensitive. Kung mapansin nyo, nasa liwanag, bukas yung bintana. Yan, liwanag tayo. Pero okay lang yan. Hindi naman gano'n makaka-affect yan. Huwag lang masyado matagal. Tsaka huwag natin hayaang matuyo dito sa liwanag. Yan, so huwag masyado madami, no? Ito nyo ba? Haluin. Mix, mix, mix lang. Handahan lang, tatalsik. Napansin ko, no, malapot talaga itong para makita nyo. Malapot talaga yung shell wood kumpara sa local photo emulsion. Ito kasi yung shell wood glue tsaka yung local photo emulsion, mabibili nyo to sa dito lang, sa tabi-tabi yung shell wood sa hardware, yung sensitizer sa Pandayan. Yung photo emulsion kasi order pa kayo sa Lazada nun or lulubos pa sa Manila. Tagap pa natin ng konti. By the way, kalahating kilo to, no? So, ito na itsura ng shell wood glue with sensitizer pag nahalo nyo mabuti. Pansin ko talaga masyado talagang malapot kumpara sa local photo emulsion. Yung shell wood glue, malapot talaga siya. Okay? So, papayin na natin sa screen. Scoop coater. Tapos i-papahid natin dito sa screen. Alright. Kung okay naman, kundi nyo nakita mabuti kung paano yung tamang pagpahid, click nyo dito. May explanation ako dito kung paano. So, ayan. Papatuyin natin to sa electric pan. Hindi to pwedeng mailawan, ha? Para sa mga beginners na ngayon lang magpiprint ng t-shirt nila. O kaya naman sa mga gusto lang magprint ng sarili ng t-shirt, bawal pong mailawan ang glue with sensitizer kasi light sensitive siya, kaya natin lagyan ng sensitizer. So pahanginan nyo lang sa electric pan para mabilis kasi habol nga natin yung araw. Nahabol ka din yung hiling ako. Let's go. Yan, so kapag tayo na siya, ganda itsura niya. Yan, dali tayo kasi kailangan natin habulin yung araw. So ito yung pinrint natin na design. Ito. Ito na, so pagdudugtongin lang natin to.
Okay. So dito natin siya pagdutunin. Sisipat naman natin yan. Kuha kayo mantika. Social mantika nila dito. Golden Fiesta. Ang laki. Hindi pwede malaman. Pwede malaman ng nanay ko na ginamit ko itong mantika niya dito. Gagalit ko. Ito na lang ating pagdugtungin. Sakto nyo na lang ng mabuti. Ang design. Tapos itong isa, yung isang gulay. Walang gunting. Hirap kumuha pag wala ka sa shop mo, sarili mo yung shop. Kung ito na lang, pwede naman. Okay, tapos ibibilad natin to sa araw for 10 seconds. Ang oras natin, alas 4. Abot pa naman siguro, so kumuha natin. Kirerekta natin sa araw ha, 10 seconds. Bibilang tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun na, pasok agad tayo sa loob. Kasi dito tayo sa loob ng CR nila. Diba? Basahin muna natin. Nakikita na yung print. Design, kita nyo na, no? Design lang. Mas madali kung meron kayo pang spray, pero kung wala, mano-mano tayo, so lang tinunan natin dito sa kailangan to may pressure. So, mas maganda sana kung meron kayong pambuga na hose. Ngayon, kung wala, pahulugan natin ang tubig galing sa taas. Tapos, pabalansin natin. Para siyang ginagamit. Buhayin niyo yung hose. Bigilin ko pala. Bigilin ko. Thank you.
Okay? Alright. Okay, so ito na siya. Ito nyo ba? Ito na. Konti na lang. Okay. So kung kanina pinatuyo natin to sa dilim, ngayon patutuyo natin to sa liwanag. So ayan lang natin dito. Mas maganda kung ibibilad nyo. Dito may bilad pang konti dito. Diyan ko lalagay. Yan, bakali pa rin. Huwag na pala. Dito na lang. Ay, mas mabilis siyang matuyo kapag sa bilad natin siya pinatuyo. Mas mabilis siyang matuyo at saka mas titibay siya. Okay? So, hintayin lang natin matuyo yan. Medyo relax na tayo ngayon dahil di na tayo nagmamadali. Eh, kasi nahabol lang natin yung araw kanina. Ngayon, okay na. So, medyo relax na tayo ngayon. Okay, so, naghanap tayo ng medyo maayos na lightings. Malayo. So, sasagito na lang yung volume kung mahina. So, ito na yung pinatuyo natin kanina. Okay? So, pagtuyo na siya, ganyan yung tura niya. Okay? So, bago tayo mag-print nito, papahidan muna natin ito ng photo harden na. Ano ba? Photo harden na. Ayan. Para maging waterproof ito kasi water-based yung gagamitin natin pintura para hindi siya masira. Bulak. Ito, nabibili din to sa Pandayan. Photo harden. Tapos pahidan ng photo hardener. Hintayin na natin itong matuyo. Tapos lalikin natin ng tape. Dito sa dito. Sa loob. Tape. Malapad. Packaging or masking. Kahit ano pwede. Okay, so kapag natuyo na, plywood, kuha kayo ng plywood kasi papasok nyo itong plywood na to sa loob ng t-shirt. Kaya lang, di naman lahat kayo may ganito. So, naghanap ako ng ibang pwede pang palit. Ewan ko kung meron din kayo. Wala ko yung maisip eh. Ito. Ito, sandala ng sidecar mong kapatid ko. Tinanggal ko muna yung sandala ng tricycle. Tapos nilinis ko lang ito. Tapos ipapasok natin ito sa loob ng t-shirt. Ibibihis natin yung t-shirt dito. Kung madumihan man tong t-shirt na to, laba na lang natin. Okay. Kalokohan itong ginagawa ko. Pwede yan. Ganyan. Tapos, patong mo ito. Yan. Tapos, agad na yung pintura dito. Gano'n. Okay. Pero, balik na lang ako sa plywood kasi may pandikit yung plywood ko eh. Pero, pwede ito ah. Pwede ito. Kung wala kayong choice talaga, pwede ito. Okay, so dito tayo sa plywood ah. Itong plywood kasi meron siyang table adhesive itong plywood ko. Hindi ko naman malagyan ng table adhesive yung sidecar ng kapatid ko. Nag-iikot na curfew dito kasi ano na sa amin eh. Lockdown na dito sa amin sa lugar namin. Okay. So ito may table adhesive, may pandikit siya. So para maganda kasi yung quality, do double coat natin. Kaya kailangan natin ng table adhesive para hindi siya gumana. Okay. Tapos, patin lang.
saguro natin ang tempura. Ito sa Lazada ko to binibili, pero makakabili kayo nito sa Pandayan. Basta nakalagay textile ink. Yan ang, kita nyo ba? Focus. Textile ink. Ayan. Yan, basta textile. Pag textile ink nakasulat, nabili nyo sa Pandayan, pwede nyo. Ay, basta puting t-shirt lang ha. Okay, so kuha lang tayo. Ito yung panghagod. Makakabili ng ganito sa Pandayan, yung kahoy. Tawag dito squeegee. Tada! Mukha na si Kong Pibil ito, di ba? Alright. So, patutuin lang muna to. Kung meron kayong blower, mas maganda. Para matiyo agad, tapos papatungan ulit. Sakto, silipin mo lang siya, tapos habog ka ulit na isa para sumakto siya. Okay. Okay, so papatungan natin yung red. Konti lang kailangan natin red. Konti lang, kaya pwede i-recta na natin dito sa squeegee. Sakto nyo lang yung red dito sa may. Hey! Today is March 23 na po mga kaibigan. Ngayon ko lang po tatapusin itong vlog na to kasi ngayon ko lang kung napansin nyo dito sa mga previous clips, masin nyo medyo may lag. Ano, wala pong problema yung internet niya, wala pong problema yung gadgets niyo, may problema po yung aking cellphone. Kasi po, nung nagsushoot ako, parang yun, masyado siyang hindi ko alam, punong-puno na siguro yung cellphone ko pag shoot, kaya naglalag na siya. Anyway, bago ko ipakita sa inyo yung finished product nung ginawa ko, dito tayo kasi kumuha ng inspirasyon. Dito. Yan. Bumili kasi ako nito. Team Payaman shirt. Team Likod. Okay. Yan. Okay. Tapos, meron siyang tag dito na woven. Ito. So, may manggas. Meron siyang tag na woven. Ano yung burda? Meron dyan sa loob. Ayan, legit pa ah. Okay. Tapos, dito sa ilalim naman, yan, meron siyang ganito ding tag. So, may laylayan. Ayan. Okay. Tapos, yung pinaka-size niya dito sa may gawing batok, naka-silkscreen yan. Ayan. Naka-silkscreen siya. Okay. So, ito yung ginaya natin na clothing line. No? Sana hindi tayo makapiright ni Kong TV. Ano? Shoutout po kay Kong TV. Social, sina-shoutout si Kong TV. Shoutout po kay Kong TV. So, yun po yung ginaya natin. Gumamit ako ng cotton na t-shirt. 100% cotton na t-shirt. So, ito na po yung finished product. Okay. So, nilagyan ko ng tag din dito sa gilid sa may manggas. Nagyan ko din ang tag. Yan. Yung tag naman na ginamit ko dito ay sublimation. No? Sublimation on ribbon. Yan. Nag-sublimation tayo sa ribbon. Ganun din dito.
Tapos, yung makina ng nanay ko pala, walang karayom. Eh, walang kami mabilan ng karayom. So, tinahi ko siya ng mano-mano. Kinamay ko siya. Ayan. Dito sa may batok, wala pa. No? Hindi pa siya nalalagyan. Pero 100% cotton tong t-shirt na to. Okay? Hindi nga sabihin ko anong brand ng t-shirt. Pero 100% cotton yan. Sige. Try kong suotin, ha? Ayan. Alright. Ayos ba? Okay. So, ganito yung itsura niya. Ayan. So, ito yung tag. So, ito yung tag sa manggas. Ito nyo ba? Mukha siya digital. Pero pwede na rin ito pang clothing line kasi 100% cotton naman ito. Okay. So, wala tayong nilagay sa likod. Ayan. Alright. So, pang thumbnail natin yan. Okay. So, yun na po, mga kaibigan na lang. So, dito ko na po tatapusin itong vlog na to. Medyo mahaba ito. Tapos, yung mga lag, hindi ko na nagawa ng paraan. So, kung may lag kayo nakita, pagpasensyahan nyo na lang po. Susunod po, ayusin po natin at para mas maging maayos. Okay, so, maraming salamat po sa panonood. Again, stay safe po, mga kaibigan. Dito po sa amin ay total lockdown na. Bawal na po lumabas. Meron na kaming tinatawag na quarantine pass. Ang pwede lang lumabas ay isa sa bawat pamilya. So meron po ako nung quarantine pass kaya kahit papaano nakakalabas ako pero hindi ko dinadalasan ang paglabas. Pag lang talagang kailangan lang. Kaya lang ako lumalabas. So mag-ingat po kayo mga kaibigan at sana po ay makaraos tayo matapos agad itong unos na ito at makapagpatuloy tayo sa ating mga kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang mga negosyo. Okay po, again, kung nagustuhan nyo po itong video na to, please paki-like nyo po and then mag-comment po kayo kahit anong comment. Pagka nababasa ko po sigurado yung comment nyo kasi konti lang naman nagko-comment sa akin. Tsaka na nababasa ko po lahat yan. At kung di pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa channel ko. Pag nag-subscribe, pakidamay nyo na rin yung notification bell para lagi kayo updated kapag meron akong bagong upload. Uli, maraming salamat po. Let's go!